Hello guys, good day sa inyo. So today, magre-repair tayo ng carburetor. Magpapalit tayo ng repair kit or laman loob ng ating carburetor. Tatanggalin muna natin yung tatlong screw para matanggal natin yung float ball ng ating carburetor. Ngayon naman, yung pin ng ating floater. At yung floater kasama yung float valve. Isunod naman natin guys yung ating main jet. After ng main jet, yung air fuel mixture naman. Yung tatanggalin natin yung air fuel mixture natin na yan guys. May kasamang spring in sa loob. So ito naman yung ating ano, pilot jet. So, ito na yung ating repair kit, guys. Ilalagay na natin. So, ito na muna yung sasalpak natin, guys. Yung ating air fuel mixture. Yung spring kanina nasa loob pa. Hindi pa natatanggal. Papalitan natin ang bago yan guys. So dito guys, yung air fuel mixture natin may kinalaman yan pag sa pagtutono ng carburetor. Usually guys, ginagamitan natin yan pag nagtutono tayo. Yan yung ginagalaw natin. Pinipit natin yan or pinapaikot natin ng isa't kalahati. 1 1/2 yung ikot niyan para maitono yung carburetor. Ito naman guys yung tinatawag nating pilot jet. Yung pilot jet na to guys may kinalaman sa minor ng motor to guys. Pag barado yan, namamalya din yung motor. Minsan naman pag binuksan nyo yan guys, hindi siya masyadong maigpit. Hindi naigpit ng maayos. Pag nalaglag yan, sobrang taas ng minor ng motor. So, yun yung nagiging cause niya pagsira yung pilot jet natin. So, dito guys, lalagyan na natin yung main jet natin. Ang problema is yung mga nabibiling repair kit ngayon, wala nang bago. So, dito, babalik lang natin yung dating main jet natin. Kasi nga, walang kasamang main jet yung nabiling repair kit. So ngayon naman guys, yan. Maglalagay tayo ng floater. Minsan guys, kung nakikita nyo tong lata na to, niiupi nilang konti yan. Pagka may problema yung carburetor nyo, pagka nag-overflow, pinapalitan nila ng float valve, tapos niiupi ng konti yung floater. Minsan kasi yung ano, yung floater natin, or yung float valve natin, hindi sumasagad sa barrel ng ating carburetor. Hindi nagsasara pagka puno na ng gasolina yon. Hindi nagsasara, tuloy-tuloy yung gas. Doon nagkukos ng overflowing. Minsan naman, pagka sobra yung UP nyo guys, wala naman nalalabas na gasolina doon. Hindi naman na-under yung motor nyo. So, dapat yung sakto lang.
So, ito naman yung float ball natin, guys. Tatanggalin muna natin yung ano niya. Yung tornilyo or yung drain niya. Para malinisan natin. So, dito, guys. Pagkasira na yung ano niya. May o-ring na malit yan. Pagsira na yun, lagyan nyo lang yan ng pandikit, guys. Para hindi tumagas yung gasolina sa ilalim. Ito naman sa gilid, guys. So, makikita nyo itong screw na to. Ito yung tinatawag nating idle screw. So, papalitan din natin yan, guys. Siyempre, guys, yung o-ring natin, guys. Papalitin din natin yan para walang singaw yung carburetor natin. Minsan kasi pagka may singaw yung carburetor natin, guys, namamalya yan. Minsan, mataas naman yung minor, ganun. Yan naman, guys, lalagay natin sa takip ng ating carburetor yan. Takip ng piston. Yan naman yung needle natin. Yan yung papalitan din natin yan. Kung nakikita nyo siya, puno na siya ng gas-gas. Yung sa lawa, guys, pagka yung cost niyan, mararamdaman mo yung motor nyo pagka sira na yung needle nyo. Para pagka hinataw niya siya, para kayong inihila or bumabagal yung takbo niya. Ibig sabihin, sira na yung needle na yan. Babalik na natin yung needle ng ating piston. So, yung piston natin, guys, may lock yan. Kailangan balik nyo rin yan. Pag hindi nyo binalik yung lock, guys, nagkukos din yung weld dyan. Nagwa-weld yung motor nyo. So, huwag nyo kakalimutan na huwag lagay. So, dito na tayo sa uli, guys. Babalik na natin yung float ball natin. Then, babalik na lang natin yung mga tornilyo, guys. Dito sa part na to, guys, bali dalawa lang yung nailagay kong tornilyo kasi lost thread na yung isa. So, bibili pa ako ng isa pa para maayos na yon. Pero tapos na yung ginagawa natin na yan. Okay na yan. So, sana, guys, may natutunan kayo at may naishare ako sa inyo.
at kaya nyo na rin magpalit ng repair kit ng motor nyo. Hanggang sa susunod na lang ulit na video, guys. Maraming salamat, guys.